Masakit para kay Jojo na gawin yon ni Roman sa kanya. Pinakitaan niya ng kabutihan pero kasamaan pala ang igaganti nito sa kanya. Kung alam lang niya na may ibang plano si Roman sa kanya, hindi na sana niya ito tinulungan. Hinayaan lang niya sana ito sa problemang kinakaharap nito. Bukod sa nasaktan siya, nakaramdam din siya ng matinding galit. Wala naman siyang problema sa mga taong nagkakagusto sa kanya kahit bakla pa. Doon lang nagkaroon ng problema kapag desperado at delusyonal na ito. Magandang umaga, listeners. Ito na naman po ang inyong Kuya Jojo na nagsasabing huwag kalimutang mag-subscribe para hindi maaswang. Masiglang bati ni Jojo sa mga viewers ng kanyang live. Kahit na may masama siyang karanasan kahapon, ayaw pa rin naman niya na maapektuhan ang kanyang trabaho dahil lang doon. Ayaw din niyang biguin ng fans na kanyang napili para puntahan. Tuloy pa rin ang pag-home visit niya, pero this time kailangan na talaga niyang doblin pa ang pag-iingat. First things first muna mga listeners, ako ay humihingi ng pasensya kung hindi ko na-upload yung una naming pag-home visit ha. Nagkaroon kasi ng problema na hindi ko muna masasabi sa inyo. Pero don't worry, tuloy pa rin naman ang home visit natin. Kaya asahan nyo na anytime from now, kakatlo kami sa inyong mga bahay. Pero sa ngayon, makinig na lang muna kayo sa mga bago kong uploaded videos. Habang naghihintay kayo, okay lang? At muli, ako ang inyong Kuya Jojo. Mag-subscribe na para iwasang maaswang. Kita kids everyone! Hininto na ni Jojo ang kanyang short live. Hindi na siya nagbasa pa ng mga comment dahil natatakot din siya na baka makabasa pa siya ng negative comments at mas lalo lang tuloy na sumama ang kanyang pakiramdam. Nakinig na lang siya ng mellow music para ma-relax lang ng konti ng mga ilang oras bago dumating sina Alden at Jericho. May meeting kasi sila uli kung sino ang susunod nilang pupuntahan. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto at naisip ni Jojo na dumating na sina Alden at Richard. Kaya wala siyang pagdadalawang isip na buksan ang pinto. Pero hindi ang inaasahan niyang dumating ang bumungad sa kanya sa labas. Paper bag lamang ang nasa harap ng kanyang pinto na kanyang nakita. Pinulot na lamang niya ang paper bag kahit na naguguluhan pa rin siya kung papaanong napunta yon sa kanyang labas. Pero inisip na lang niya na baka yung kumatok ang nag-iwan nito. Wala rin siyang ideya kung ano ang laman nito kaya binuksan na lang din niya. Namangha siya nang makita niyang necklace pala ang laman ng paper bag. Gawa ito sa black at white na beads na talaga namang napakaganda para sa kanya. Hindi natuloy siya nagdalawang isip na suotin yon dahil naisip naman niya na baka fan niya ang nag-iwan nun sa labas ng kanyang bahay. Hinarap ni Jojo ang salamin at hindi pa rin nawala ang kanyang pagkamangha sa suot niyang necklace nang tingnan niya ito sa kanyang refleksyon. Patuloy pa rin siya sa pagtingin dito nang may kumatok muli sa kanyang pintuan. Dali-dali niyang binuksan ito dahil nagbabakasakali siya na bumalik na ang nagbigay ng necklace sa kanya upang magpakilala. Pero sina Alden at Jericho na ang bumungad sa kanya. Oy mga bro, mabuti naman dumating na kayo. Bati ni Jojo. Nagtaka naman ang dalawa sa kanyang masiglang reaksyon pero hindi na lang siya tinanong ng mga ito. Eh, natagalan nga po kami. Traffic kasi. Sagot naman ni Alden bago pumasok. Ayos lang bro, pero teka, kumain na ba kayo? Tumungo naman si Jericho bilang sagot sa kanya. O siya, sige. Relax lang muna kayo ha, bago tayo magsimula ng meeting. Naganda muna nang mainom si Jojo habang nasa sala sina Alden at Jericho. Habang tinitimpla ang juice, muling naalala ni Jojo si Roman kaya bumalik tuloy ang galit niya rito. Padabog tuloy niyang nailagay ang mga baso na may laman ng juice dun sa harap nila Alden at Jericho nang matapos niya itong timplahin. Okay lang ba kayo, sir? Tanong ni Alden nang mapansin ito na nagbago ang kanyang pakikitungo sa kanila. Hindi sumagot si Jojo. Padabog lang siya na umupo sa harap ng upuan ni Alden. Nanatiling nakaupo lamang si Jojo habang nagtatakang nakatingin lamang ang dalawa sa kanya. Hindi alam na mga ito kung ano ang gagawin. Hindi rin naman kasi alam na mga ito kung bakit biglang naging bugnutin si Jojo. Samantalang maayos naman ang pakikitungo ni Jojo sa mga ito kanina. Ayop talaga yung Roman na yun. Sana hindi ko na siya tinulungan eh. Sana hindi na mag-cross ulit ang landas namin!
biglang sigaw ni Jojo. Malayo-malayo na ito sa masayahin at mabait na Jojo noon. Kayong dalawa, umis na nga kayo rito. Iwanan nyo na nga ako. Muling sigaw ni Jojo dahilan para agad na mapatayo sina Alden at Jericho. Hindi na rin nagdalawang isip ang mga ito na iwanan si Jojo nang makitang nagwawala na siya. Hindi na rin tumigil si Jojo sa pagwawala kahit na nakaalis na ang dalawa. Sigaw ng sigaw pa rin siya at ibinabato niya ang kahit na anong gamit na kanyang mahawakan. May parte sa kanyang isipan na nagsasabing huminto na siya at hindi yun tama na magwala siya ng walang dahilan. Pero mas nananaig ang parteng nagsasabing tama lamang ang ginagawa niya dahil kailangan niya na ipalabas ang kanyang kinikimkim na galit para kay Roman. Habang ibinabato niya ang kanyang mga gamit, nahagip sa mata niya ang susi ng kanyang kotse. Wala siya sa sarili na kinuha yon at lumabas ng kanyang bahay. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan at ipinandar na ito kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Mabilis ang pagmamaneho ni Jojo. Kusa na lang tuloy na lumayo ang ibang kotse sa kanya o kaya naman siya na lang ang ipapauna dahil sa sobrang bilis niya. Pero hindi pa rin niya makontrol ang kanyang sarili. Nakakarinig din siya ng mga boses na parang dinidiktahan siya kung ano ang gagawin. Napakaraming boses ang bumubulong sa kanya kaya hindi niya marinig ng maayos kung ano ang sinasabi ng mga ito sa kanya. Pero kalaunan ay unti-unti na niyang naririnig ng malinaw dahil iisang boses na lamang ang bumubulong sa kanya. Hindi siya nagkakamali na boses yon ni Roman. Siguradong sigurado siya na ito nga ang bumubulong sa kanya ng mga Latin na salita na hindi naman niya maintindihan. Hininto ni Jojo ang kanyang sasakyan at sinabunutan ng sarili. Inuntog din niya ang kanyang ulo sa manibela para sana mawala ang boses pero hindi pa rin siya nito tinatantanan. Mas lalo pa nga tuloy lumakas ito. Ah! Layon mo ko, demonyo ka! Layon mo ko! Paulit-ulit na sigaw ni Jojo. Mas naging mabilis at mas malakas ang naging pagbikas ni Jojo ng mga salitang Latin sa kanyang isipan. Pakiramdam tuloy ni Jojo na nababaliw na siya. Nanlabo na rin ang kanyang mga mata at dumugo na rin ang kanyang mukha dahil sa paguntog niya rito pero hindi pa rin siya tumitigil hanggang sa tuluyan nangang dumilim ang kanyang paningin. Nagising na lamang si Jojo sa hindi pamilyar na kwarto kaya agad siyang napabalikwas ng bangon. Gawa sa kawayan ng bahay at walang gaanong kagamitan sa loob ng kwarto maliban sa kama at maliit na lamesa kung saan may nakalagay na pagkain roon. Tumunog ang tiyan ni Jojo nang makita niya ang ulam na adobo. Pero pinigilan niya ang sarili na kainin yon dahil hindi pa niya alam kung nasaan siya. Hindi din niya maalala kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya nasa lugar na yon. Lalabas na lang sana si Jojo ng kwarto pero natigilan siya nang malamang nakalakang pinto. Mas lalo tuloy siyang kinabahan dahil siguradong may masamang pakay ang naglagay sa kanya sa lugar na yon dahil ikinulong pa siya. Pakawalan niyo ako dito! Sigaw ni Jojo at paulit-ulit na hinampas ang pinto. Gawa lang din naman sa kawayan ng pinto kaya naisip ni Jojo na sirain na lamang ito para makalabas siya. Ito na nga ang gagawin niya at hindi naman siya nabigo dahil bumagsak na ito sa isang hampas lang niyang gamit ang maliit na lamesa. Mabilis ang naging galaw ni Jojo. Agad siya na tumakbo palabas ng kwarto at doon niya nakita si Roman na may niluluto sa kusina. Gulat rin itong tumingin sa kanya. Ano na naman ang ginawa mo sa akin? Asan ako? Binagsak ni Jojo ang hawak-hawak niyang mesa at saka nilapitan si Roman. Wala rin siyang pagdadalawang isip na kinwelyuhan si Roman dahil sa matinding galit na nararamdaman. Demonyo ka! Hindi mo talaga ako titigilan ano? Mas hinigpitan pa ni Jojo ang paghawak sa kwelyo ni Roman kaya tuloy hirap na itong huminga. Tama na Jojo! Nasasaktan ako! Pagmamakaawa ni Roman sa kanya pero binaliwala lang niya ito. Talagang masasaktan ka sa akin Roman kapag hindi mo ako tinigilan! Nanlilisik na mga mata ni Jojo at konti na lang ay masasapak na niya si Roman. Pero hindi niya yung nagawa na magbikas muli ng Latin word si Roman. Nabitawan niya tuloy si Roman dahil sa kakaibang nararamdaman niya. Unti-unti na lang kasing sumikip ang suot niyang necklace para tuloy siya nitong sinasakal. Hinawakan niya ang kanyang necklace pero mas lalo pa itong humigpit sa hindi niya malamang dahilan.
Itigil mo to! Itigil mo to! Romano, ano ba? Hindi kita magugustuhan kahit na ano pang gawin mo. Walang makakagusto sa'yo dahil sa ikaw ay isang demonyo. Natigilan si Roman sa ginagawa nito. Nakita rin naman ni Jojo ang pagbagsak ng luha ni Roman na tila ba nasaktan ito sa sinabi niya. Pero hindi siya nakaramdam ng kaunting awa man lang dahil mas nanaig sa kanya ang galit. Demonyo! Manggagayuma! Aswang! Mapunta ka sana sa impyerno! Dagdag pa ni Jojo. Marami pang masasakit na salita ang nasabi ni Jojo hanggang sa muling nag-usal ng litanya si Roman at tuluyan ang sinakal ng necklace si Jojo dahilan para hindi na siya makapagsalita sa sobrang higpit nito. Pasensya na, Jojo. Mahal na mahal talaga kita. At ito ang tanging paraan na naisip ko para mapasaakin ka. Sabi sa kanya ni Romana, makita nitong hindi na siya makapagsalita pa. Hayaan kitang umalis dito at gawin mo kung anong gusto mo. Magagawa mo pa rin ang pagnanarrate ng mga stories. Pwede ka pa rin mag-vlog o kaya naman dumalo ng mga parties at interview. At dahil mabait ako, hayaan din kitang makipagkita o makipag-usap sa mga babae. Pero kailangan sa akin ka uuwi pagsapit ng gabi. Dahil kung hindi, unti-unti kang sasakalin ng necklace na yan hanggang sa maputo lang leeg mo. Tandaan mo yan, Jojo. Dalawa lang ang pagpipilian mo sa akin. Uuwi ka o mamamatay ka. Natulala si Jojo dahil sa kanyang mga narinig. Ngayon lang din niya napagtanto na galing pala kay Roman ang necklace na isinuot niya at ito pa ang magiging dahilan para maging sunod-sunuran siya kay Roman o sa kanyang kamatayan. May pit pa rin ang necklace na suot niya kaya hindi pa rin siya nabigyan ng chance na makapagsalita. Hindi din niya magawang sugurin si Roman dahil nangihina na siya. Unti-unti na ding dumidilim ang kanyang paningin. Akala ni Jojo na yun na ang magiging katapusan niya. Pero lumuwag na ang necklace sa muling pag-usal ni Roman. Dali-daling tumakbo palabas si Roman at agad na hinanap ang kanyang susi. Mabuti na lang, nasa keyhole pa rin ang kanyang susi kaya hindi na siya nahirapan pa. Samantala, nakasunod lamang ng tingin sa kanya si Roman nang papalis na siya. Puno pa rin ng pagbabanta ang mukha nito na talaga namang nakakapanindig balahibo para kay Jojo. Takot na takot siya sa kung ano pang kayang gawin sa kanya ni Roman at mas lalong natakot siya sa banta nito na mamamatay siya kapag hindi siya umuwi sa bahay ni Roman pagsapit ng gabi. Ayaw niya sanang paniwalaan yon pero natatakot siya na baka totoo nga ang banta nito. Ayaw niyang mamatay pero ayaw rin naman niya na umuwi kay Roman. Hindi na tuloy alam ni Jojo ang kanyang gagawin. Nagmamaneho pa rin siya nang wala sa sarili at hindi alam kung saan patungo. Magtatanghalian na nang makarating si Jojo sa isang park. Wala gaanong tao roon dahil sobrang init kasi ng panahon. Tanging si Jojo lang ang naroon sa park na yon. Hindi bumaba si Jojo sa kanyang sasakyan na natili lamang siya sa loob at tinitingnan sa salamin ang necklace. Naisip ni Jojo na gawa lamang ito sa beads kaya madali lang itong masisira. Kapag nasira na niya ito, hindi na siya magiging sunod-sunuran kay Roman. Tama, puputulin ko ito. Wala nang sasakal pa sa akin kapag hindi na ako nakauwi kay Roman. Anong akala niya sa akin, bobo? Pwes, nagkakamali siya. Sabi ni Jojo at hinila na nga ang necklace. Pero natigilan siya nang biglang humigpit ang necklace. Muli na naman siyang sinakal nito. Nakipaglaban si Jojo sa necklace. Hinila niya ulit ang necklace gamit ang naipon niyang lakas para hindi siya tuluyang masakal nito. Pero bigo na naman siya. Higit na mas malakas pa rin ang necklace kaysa sa kanya. Tama na! Tama na! Sigaw ni Jojo pero halos walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Nahihirapan pa rin huminga si Jojo at putlang-putla na siya na parabang patay na. Saka lamang nahinto ang pananakal ng necklace kay Jojo nang may kumatok sa bintana ng kotse. Hinabol muna ni Jojo ang kanyang hininga bago binuksan ang bintana. Isang matandang babae ang nakadungaw sa kanya at halata sa mukha nito ang puno ng pag-aalala. May maitim na enerhiya na sumusunod sa iyo, iho. Maitim at napakalakas. Sabi sa kanya na matandang babae. Ano pong...
Hindi na natapos ni Jojo ang kanyang itatanong sana ng magbagong mukha ng matanda at napalitan ito ng mukha ni Roman. Sigaw ng sigaw si Jojo at agad na naisara ang bintana. Layan mo ko! Demonyo! Sigaw ni Jojo, pero agad na nagbago na naman uli ang mukha ng matanda na parabang namalikmata lang kanina si Jojo sa nakitang mukha ni Roman. Nasa bunutan tuloy ni Jojo ang kanyang sarili. Kumatok uli ang matanda pero hindi na pinagbuksan pa ni Jojo. Pinandar na lamang niya ang kotse at iniwan ang matanda. Habang binabaybay niya ang kalsada, nahagip ng kanyang mata ang isang restaurant na walang gaanong tao. Nakaramdam siya ng gutom at uhaw dahil sa nakita. Kaya inihinto niya ang kotse sa tapat ng kainan. Bababa na rin sana siya nang makita niya ulit si Roman na nakatayo sa harap ng kainan at diretso itong nakatingin sa kanya. Dali-daling isinarado ulit ni Jojo ang kanyang kotse dahil sa takot. Pero wala na si Roman nang tingnan niya ulit ito. Namamalikmata na naman siya. Napagdesisyonan na lang ni Jojo na umuwi na lang sa kanyang bahay para doon na kumain at nang makapagpahinga naman siya. Mabilis lamang nakarating si Jojo sa kanyang bahay. Agad na rin siyang nagluto ng makakain. Hapon na nang matapos siyang kumain. Magpapahinga na sana siya pero hindi pa rin mawala sa kanyang isipan si Roman. Problemado pa rin kasi siya kung ano ang gagawin niya mamaya pagsapit ng gabi. Naalala pa rin niya ang banta sa kanya ni Roman na kapag hindi siya umuwi, siguradong mamamatay siya hanggat hindi niya napuputol ang necklace. Naghanap ng gunting si Jojo at agad naman din niya itong nakita sa loob ng cabinet. Humarap siya sa salamin at guguntingin na sana niya ang necklace nang bigla ulit itong sumikip. Hirap na naman siyang huminga at nabitiwan na rin niya ang gunting. Naisip ni Jojo na wala na talaga siyang magagawa sa ngayon. Kailangan niyang sundin muna ngayon si Roman. Plano rin niya munang kunin muna ang tiwala ni Roman saka siya maghahanap ng solusyon. Sure kasi siya na may solusyon sa problema niya. Nakapagdesisyon din si Jojo na pupunta na lang siya sa bahay ni Roman dahil mas lalo lang sumisikip ang necklace. Mabilis ang naging pagmamaneho niya dahil siguradong hindi na siya aabot sa kanyang pupuntahan kapag hindi siya nagmadali. Eksaktong 6:00 nang makarating siya ng bahay ni Roman. Nadatnan naman niya roon si Roman na nakatayo sa labas at tila ba hinihintay siya. Mabuti naman umuwi ka, Jojo. Sabi nito pagkababa niya. Lumuwag na rin ang necklace kaya unti-unti na rin bumuti ang pakiramdam ni Jojo. Pero hindi niya sinagot si Roman. Sa halip, dumiretso siya sa kwarto kung saan siya nagising kanina. Inilak niya ang pinto ng kwarto para hindi makapasok si Roman kapag naisin man ito. Naayos na kasi ang pinto na sinira ni Jojo kanina. Jojo, buksan mo ang pinto! Sigaw ni Roman habang kumakatok. Hindi sumagot si Jojo. Nagtulog-tulugan na lamang siya habang hinihintay ang kusa ng sumukong si Roman sa pagpapabukas ng pinto. Kumain na muna tayo! Jo, ano ba? Alam kong gutom ka, no? Sigaw muli ni Roman. Napabuntong hininga si Jojo. Naisip niya na talagang hindi susuko si Roman kaya wala siyang ibang choice kundi kausapin na lang ito. Tapos na akong kumain sa bahay! Sagot na lamang ni Jojo at nagbabaka sakali na tigilan na siya ni Roman. May masarap akong niluto, no? Jo, sige na, alam kong paborito mo ito. Nagpupumilit pa ulit si Roman. Bukas na lang, Roman. Itabi mo na lang yan para sa akin. Dadaling ko kapag uwi ko. Sabi na lamang ni Jojo kahit wala naman talaga siyang intensyon na kainin yon. Well, kung yan ang gusto mo, sige, itatabi ko ito para makain mo bukas. Masayang sagot ni Roman. Nakahinga naman ng malalim si Jojo dahil tumigil na rin sa wakas si Roman sa pangungulit sa kanya. Nakatulog si Jojo ng maaga at mahimbing. Hindi na rin kasi niya gaanong iniisip si Roman. Kailangan lang naman niya na masurvive ang gabing to dahil aalis na naman siya bukas pagsapit ng umaga. At dumating nga ang maulan na umaga. Excited na sana si Jojo na makalayo kay Roman pero malakas kasi ang ulan. Hindi safe na magmaneho siya. Hindi pa naman maayos ang daan palabas sa sitio kung saan nakatira si Roman.
nagtataas ang puno rin ng kanyang madaraanan at sigurado siya na may mga matutumbang puno dahil sa sobrang lakas din ng hangin. Napaka-imposible na makaalis siya sa lugar na yon. May champurado kong niluto, Jojo. Halika na! Kumain ka muna para mainita naman yung tiyan mo. May ninasabi sa kanya ni Roman na may daladalang isang bowl ng champurado. Hindi, sige. Salamat. Busog pa ako. Simpleng sagot ni Jojo habang nakatingin pa rin sa labas at namuproblema sa lakas ng ulan. Jojo! Tawag sa kanya ni Roman na may halong pagbabanta, dahilan para mapalingon si Jojo rito. Huwag mo akong sinusubukan, Jojo, ah. Hindi mo magugustuhan kung paano ako magalit. Banta sa kanya ni Roman. Nanlilisip na rin ang mga mata nito na nagpataas ng balahibo ni Jojo. Pinilit na lamang ni Jojo ang sarili na kunin ang champurado at tinikman ito. Napangiti naman si Roman dahil sa ginawa niya at kumuha na rin ito ng champurado para sa sarili. Kamunti ka nang maisuka ni Jojo ang kinakain pero mabuti na lang napigilan niya ang sarili. Natatakot din kasi siya sa kung ano ang magiging reaksyon ni Roman kung sakali. Kailangan pa naman niyang kunin ang tiwala nito kagaya ng kanyang plano. Naubos na rin ni Jojo ang kanyang champurado kasabay ng paghinto ng ulan. Naging maayos na rin ang pakiramdam niya dahil makakaalis na siya sa wakas. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang susi at lumabas na. Oh, saan ka naman pupunta, Jojo? Baka may natumbang puno dyan at nakaharang sa daan eh. Mahihirapan ka. Alalang tanong sa kanya ni Roman nang makita siya nito na papalabas na. Gusto sanang sagutin ni Jojo na wala itong karapatan na makialam kung saan man siya pupunta. Pero hindi na lamang yung ginawa ni Jojo. Kailangan niya na pahabain ang kanyang pasensya. Kukunin ko lang ang laptop ko sa bahay. May kailangan pa kasi akong gawin eh. Sagot na lamang ni Jojo. Oh, sige, gusto mo samahan na kita? Mapanganib ngayon dahil maulan ng panahon eh. Hindi ko kaya na may masamang mangyari sa'yo. Walang masamang mangyayari sa akin, Roman. Kaya ko sarili ko. Madiin na sagot ni Jojo. Wala nang nagawa si Roman ng tuluyan nang ang umalis si Jojo. Nagdasal naman buong biyahe si Jojo na sanay walang nakaharang na natumbang puno sa daan dahil paniguradong babalik siya kay Roman kung sakali man. Gusto pa naman niya na magpakalayo-layo muna para makapag-isip ng tama. Buong pagpapasalamat niya naman nang wala siyang na-encounter na aberya. Nakarating siya sa kanyang bahay at nadatnan niya ang hindi niya inaasahang bisita na sina Alden at Jericho. Puno ng pag-aalala ang mga mukha nito. Sir Jojo, ano po ba nangyayari sa inyo? Tanong ni Jericho. Hindi nakapagsalita si Jojo. Sa halip, lumapit siya at niyakap ang dalawa ng mahigpit. Ngayon lamang siya sobrang nasiyahan sa dalawa. Naisip kasi niya na matutulungan siya ng mga ito kapag sasabihin niya ang kanyang problema. Inaya ni Jojo sina Alden at Jericho na pumasok sa loob. Agad naman na sumunod ang dalawa. May sasabihin ako sa inyo, ha? Kailangan ko ng tulong yung dalawa. Seryosong sabi ni Jojo. Nakita niya na nagtinginan ng dalawa at may pagtataka sa mga mukha nito. Kaya itinuloy na niya ang kanyang sasabihin para hindi na maguluhan pa ang dalawa. Siguro alam niyo naman na ginayuma ako ni Roman, di ba? Magkasama tayong pumunta sa kanyang bahay at sigurado ko na natatandaan niyo pa ang pangyayaring yun. At ito na nga, akala ko itinigil na niya ang panggagayuma sa akin. Pero nagkamali ako. Nung araw na bago kayo pumunta rito sa bahay, may nag-iwan ng paper bag sa labas. Itong suot kong necklace ang nasa loob nun. Pero sana pala, hindi ko na sinuot pa ito. Kung alam ko lang sa simula na galing ito kay Roman, sinunog ko na sana kagad ito. Dahil sa ginawa kong pagsuot nito, nagiging sunod-sunuran na ako kay Roman. Kailangan ko umuwi sa bahay niya tuwing pagsapit ng gabi. Dahil kung hindi, masasakal ako nitong necklace na ito at mamamatay. Mahabang paliwanag ni Jojo. Naghintay pa ng ilang minuto si Jojo bago siya makakuha ng reaksyong galing sa dalawa. Tulala lang kasi ang mga ito habang nagkukwento siya at ngayon lang ito nag-sink in sa utak ng mga ito. Napaka-desperado naman niya, sabi ni Alden.
Eh, anong gusto niyong gawin namin, Sir Jojo? Lahat gagawin namin para lang matulungan ka. Sabi naman ni Jericho ng kalmado. May kilala ba kayong albularyo na pwede makatulong sa akin? Desperadong tanong naman ni Jojo. Eh, tama-tama sir. May kakilala tatay ko na albularyo. Pero taga-probinsya yun eh. Mahigit na 6 na oras ang biyahe papunta roon sa bahay ng albularyo. Sabi naman ni Alden. Eh, magaling ba siya, Alden? Kailangan yung magaling na magaling ang kukunin natin para tuluyan na akong lubayan ni Roman. Ay, oo naman sir. Magaling po yun si Tatang Eddie. Sa katunayan nga po, siya ang palaging hinahanap ng albularyo dahil sa kanyang abilidad. Marami na yung napagalim na mga nakulam o kaya naman eh mga nasapian. Madali lang itong gayuma sa kanya, sir. O sige, sige. Puntahan niyo sa ngayon mismo at dalhin niyo dito sa bahay. Kapag wala na ako rito, ibig sabihin umuwi na ako kay Roman. Dito na muna kayo matulog at babalikan ko kayo kinabukasan. Okay lang ba sa inyo yun? Ay, okay na okay lang, sir. Para po sa inyo, gagawin namin yun. Sabi naman ni Alden. O paano? Maiwan ka na po namin muna dito, sir. Pagpapaalam naman ni Jericho sa kanya, umalis na ang dalawa. Samantalang nanatili lang muna si Jojo sa kanyang bahay, ipinagdasal na din niya na sana'y maging ligtas ang pagpunta ni na Jericho at Alden sa albularyo at maging maayos din ang lahat. Habang naghihintay sa dalawa at sa albularyo, nag-research muna si Jojo ng kahit anong bagay na may kaugnayan sa gayuma. Gusto niya na malaman kung ano ang dapat niyang gawin bukod sa tumawag ng albularyo. Pero wala siyang nakita na may sense na sagot dahil mga experience lang nila about sa gayuma ang halos lumalabas sa Google at ang ginagawa lang ng mga ito ay nagpatulong sa albularyo. Hininto na lamang ni Jojo ang pag-research. Napagpasya na lamang niya na hintayin na lang talaga ang albularyo at hindi na niya kailangan pa naguluhin ang kanyang isipan para roon dahil ang albularyo na ang bahala sa lahat. Malapit nang gumabi pero wala pa rin sina Alden at Jericho. Kaya umuwi na lamang si Jojo. At muli si Roman na naman ang nakatayo sa labas at hinihintay siya ang bumungad sa kanya. Pumasok naman si Roman pagkababa niya. Hindi na siya nito kinakausap. Okay naman yon para kay Jojo na hindi siya kausapin ni Roman. Gusto pa nga sana niya na tuluyan na siya nitong hindi kausapin. Dumiretso muli si Jojo sa kanyang kwarto at inilak ulit ang pinto. Hindi na rin siya inahayapan ni Roman na kumain kaya kahit na gusto niyang hindi na siya nito kausapin, nagtaka pa rin siya sa inaasta nito. Pero naisip din ni Jojo na baka sawa na si Roman sa kanya. Baka may iba na itong natitipuhan kaya hindi na siya nito kinukulit. Malawak ang naging ngiti ni Jojo dahil sa kanyang naisip hanggang sa makatulog na siya. At kagaya ng mga naunang araw, excited na naman siya na umuwi sa kanyang bahay. Hindi pa rin siya kinikibo ni Roman kaya dumiretso na siya sa kanyang kotse. Papalis na sana siya nang biglang may kumatok sa kanyang bintana. Binuksan na lang din niya ito. Huwag ka magkakamali, Jojo. Hindi ka magtatagumpay sa plano mo. Banta sa kanya ni Roman dahilan para muling magtaasa ng kanyang balahibo. Pinaandar na lamang ni Jojo ang sasakyan at iniwan na roon si Roman na nakasunod pa rin ang tingin sa kanya. Hayop na yun. Paano niya nalaman na may pinaplano ko? Reklamo ni Jojo sa sarili. Naging kabado si Jojo habang nagmamaneho. Halo-halo rin na emosyon ang kanyang nararamdaman. Galit sa panggagayuma sa kanya ni Roman, takot at kaba sa kung ano pa ang kayang gawin ni Roman. Sa awa sa sarili dahil napunta siya sa sitwasyong yon, dali-daling bumaba si Jojo sa kanyang kotse nang makarating siya sa kanyang bahay. Nadatnan niya roon si na Alden at Jericho at ang kasama ng mga ito na albularyo. Medyo nakahinga ng maluwag si Jojo nang makita na nadala pala talaga nila Alden ang albularyo. Siguro naman magiging okay na rin siya. Napakalakas ng enerhiya na sumusunod sa iyo, iho. Sabi ng albularyo. Naalala tuloy ni Jojo ang sinabi sa kanya nung matandang nakausap niya noong nagdaang araw.
Ano po ang gagawin ko, Tay? Mukhang alam din po kasi niya itong paghingi ko ng tulong sa inyo. Hindi ko alam kung paano pero binalaan niya ako ngayon na hindi tayo magtatagumpay sa gagawin natin. Kinakabang sabi ni Jojo sa albularyo. Huwag kang mag-alala, iho. Nandito ako. Tutulungan kita sa problema mo. Napopo si Jojo sa upuan at hinayaan ng albularyong hawakan ang necklace na suot niya. Inilagay niya ang lahat ng kanyang enerhiya dito sa kwintas mo, iho. Marahil ito ang dahilan kung bakit sobrang lakas nito. Nanatiling nakikinig si Jojo sa lahat ng sinasabi ng albularyo kahit may ibang mga sinasabi ito na hindi na niya gaanong maintindihan. Kapag naikulong ko na itong necklace, mawawalan na ang kapangyarihan ng may gawa nito sa iyo. At isa lamang ang solusyon dito, iho. Pero tatalungin muna kita kung kakayanin mo ba. Isabihin niyo po kung ano yung gagawin ko. Kakayanin ko po kahit ano pa yan. Desperado na talagang sabi ni Jojo. Huwag mong palapitin itong kwintas at ang taong gumawa nito sa iyo. Pero mamamatay po ako kapag hindi ako pumunta sa bahay niya. Reklamo ni Jojo. Kailangan ng kwintas ang enerhiya ng may-ari nito. At kapag hindi ito naibalik sa may-ari sa oras na itinakda, kukuha ito ng enerhiya sa taong may suot nito. At yan lang dahilan kung bakit ka sinasakal ng kwintas. Ito ang paraan niya ng pagkuha sa iyo ng enerhiya. Pero dahil isa ka lamang hamak na tao at walang kapangyarihan, hindi sapat ang iyong enerhiya para sa kwintas. Dahil dito'y muli itong maghahanap ng panibagong mapagkukunan ng enerhiya at kusa na itong aalis sa'yo. Sa oras na umalis na ito sa liig mo, ako naman ang bahala. Dadakpin at ikukulong ko ito bago pa ba nito makahanap ng panibagong biktima o makabalik sa may-ari nito. Mahabang paliwanag ng albularyo kay Jojo. Madaling sabihin pero mahirap gawin ang sinabi sa kanya ng albularyo. Naisip kasi ni Jojo na baka tuluyan na siyang mamatay bago pa man makaalis ang kwinta sa kanya. Hindi niya maiwasan na hindi isipin ang posibilidad na baka magkamali ang albularyo. Magtiwala ka sa akin, iha! Paulit-ulit na umiling si Jojo. Ayaw talaga niyang tanggapin na yun lamang ang kailangan gawin para matapos yung problema niya. Sige na, Sir Jojo. Makinig ka po kay Tatang Eddie. Hindi ka po niya pababayaan. Pagpupumilit naman ni Alden sa kanya. Umabot pa ng halos isang oras bago siya mapilit ng mga ito. Inisip na lamang niya na magiging okay lang din ang lahat pagkatapos nito. Pagsapit ng gabi, unti-unti nang nagiging mahigpit ang kwintas na kanyang suot. Kagaya ng palaging nangyayari sa kanya, nahihirapan na naman siya na huminga. Naipikit na niya ang kanyang mga mata sa sobrang sakit na nararamdaman niya na malapit na maputol ang kanyang leeg sa sobrang higpit ng kanyang kwintas. Akala niya yun na ang magiging katapusan niya nang biglang naputol ang kwintas at lumipad ito palayo sa kanya. Yun na lamang ang huli niyang nasaksihan bago siya mawalan ng malay. Ngunit ilang sandali pa, nagising din naman siya kaagad dahil sa pagbuhos sa kanya ng malamig na tubig. Sir Jojo, salamat sa Diyos, buhay po kayo! Mayak-iyak na sigaw ni Alden. Ibinato na rin nito ang hawak na balde para mayakap siya nito. Sobrang natakot po kami na hindi ka na magigising. Mabuti na lang po naisip ni Alden na buhusan ka ng tubig para masiguro namin kung humihinga ka pa ba. Sabi naman ni Jericho at niyakap din siya nito. Kinapa ni Jojo ang kanyang leeg at tila ba nabunutan siya ng tinik nang malamang wala ng kwinta sa kanyang leeg. Mga siraula talaga kayong dalawa. Pwede nyo naman pakiramdaman ang pulso ko para malaman kung humihinga pa ba ako o buhay pa ako. Hindi yung basa nyo na lang ako bubuhusan ng malamig na tubig. Dahil dyan, kakaltasan ko talaga ng sahod nyo. Pabirong sabi ni Jojo. Nagtawanan naman silang tatlo. Nahinto lamang ang kanilang tawanan nang mahagip sa kanyang mga mata ang albularyo na nakangiting nakatingin sa kanya. Ay, maraming salamat nga po pala, Tatay Eddie. Pagpapasalamat ni Jojo sa albularyo.
kahit na yun ang pinakanakakatakot na experience ni Jojo, marami naman siyang lessons na napulot doon. At higit sa lahat, nalaman din niya na mga totoong kaibigan sina Alden at Jericho sa kanya dahil sa hindi siya iniwan ng mga ito sa oras ng pagsubok. Wakas!